maganda nga pang random in today, pag-uusapan natin is ito, plastic rebate, or kuha ko na isang sample. Ayan, ito. Ayan. May nakita kasi ako na nag-post doon sa Facebook group ng Inmax 2021 na meron siyang problem doon sa rebate, especially yung dito sa may side or arado, no? So, specifically, dito yung problem niya. Yun, 1, 2, 3, 4. And meron pa yan doon. And yung akin naman is dito. So, tatlo lang yung nawala sa akin. 1, 2, 3. Kaya, naghanap din ako noon. Yung akin naman is, kaya natanggal yun dahil sumadsad ako sa hump na gawa sa malaking gulong, pinutol at iniple natin. Doon ako sumadsad yung aking pangilalim. And doon sa impact, natanggal yung tatlo na rivet. Ang maganda lang is bumigay yung rivet. Kasi kung hindi, yung plastic pairing ko ang mayayari dito sa ilalim. So yan. Ito. Yan yung sumadsad. Balik tayo dun sa topic. Ano ba yung plastic rivet? Ano yung pinaka-purpose niya? So yung plastic rivet is pangpasen, pang-unite, or pandugtong ng ating mga plastic pairing. And yung motor natin is covered ng pairing. Kaya asahan natin na makakakita ka talaga madalas nitong plastic rivet. Usually, ang sunod mong tanong is saan ba makakakuha nitong plastic rivet? So, ang plastic rivet is mabibili mo sa Yamaha original parts and magkukos ito ng 15 pesos. Sa akin lang, malas ko lang is dahil dito sa malapit sa akin na service ng or sa kasa ng Yamaha is walang available. And naghanap din ako sa talyer, meron sila. Parang ganito pero kailangan mong screw. Unlike dun sa original is ipa-plug mo lang. So comparison, ito yung original and ito yung replacement. Sa dimension niya, yung pin ng replacement is mas mahaba kaysa dun sa original. And yung head or yung parang umbrella niya is mas malaki compare mo dun sa replacement. So yan. Ito yung original, ito yung replacement. So kaunti yung pagkakaiba nila, ito is medyo malaki lang talaga yung umbrella niya kaysa dito sa replacement. Pero yung dimension ng gitna or yung pinaka-pin is pareho lang. So yan is isang example ng plastic rivet na makikita mo throughout doon sa pairing ng ating motor. And para tanggalin siya, kailangan mo lang diin na ng kaunti yung nasa gitna. Then yan, gamitin natin yung pampalit. Diin na natin. So yan. So wala na, hindi na siya nakalock. And pwede mo na siyang kutkutin ng kuko. So yan, ganun lang. And ito yung original. Ito yung nabili ko online. So ngayon, papakita ko naman kung paano paglagay. Una, i-double check mo na yung rivet is dapat naka angat para hindi pa siya dun sa kanyang lock position. So yan, dahil itong pin ay nakaangat, hindi pa siya nakalock. And kapag ito ay lumubog, makita nyo na yung bottom part niya is lulubo and dyan yung magkukos ng lock. So balik lang natin and i-check mo na yung pairing, dapat yung upper and lower is naka-align yung butas. Shoot mo lang siya. Yan, after mong i-shoot, i-lock mo na. So yun, nakalock na yung plastic rivet doon sa pairing mo. Yun, karagdagang info na lang, yung paglalagay ng rivet is nakakatanggal ng kalampag sa ating mga motor. Siyempre, pag mga motor tumatakbo at hindi nakapasen ang ating pairing, nagbabanggaan ito. Yun yung naririnig nating kalampag. So yun, matatanggal na natin yun kung ang pinaka problem is wala siyang rivet. Kaya kung may kalampag na ang motor mo, check mo lang kung may nawawala ka ng rivet and lagyan mo na to. So yun, kung ikaw ay na-entertain and nakakuha ng information, paki-like, share and subscribe dito sa channel na to. Maraming salamat.